Ako na. Saad ko nang makitang magsasandok na sana siya ng sariling pagkain. Tumango naman si Athena kung kaya't sumandok ako ng ulam at dahan-dahan itong inilagay sa plato niya. Nilagyan ko rin iyon ng kanin. Tikman mo na. Marahang utos ko na ang tinutukoy ay ang dish na niluto ko. Naglagay na rin ako ng sariling pagkain sa plato. Ikaw ang nagluto? Aniya na nakatingin sa plato. Proud naman akong tumango sa kangumiti. Pinanunood ko pa siya ng tikman niya yun. Aaminin kong kabado ako sa magiging lasa nito. Dahil kanina ko lang pinag-aralan lutuin yun. Sana magustuhan mo. Ilang oras kong pinag-aralang lutuin yan para sa'yo. So, what's the verdict? Kabadong tanong ko. Nakita kong ngumiti siya. It's really delicious. I like it. Malasa yung sauce. Tatangutangong papuri niya. Are you sure? Paniniyak ko pa. Tumango siya at ngumiti. Thanks God. Nakahinga ako ng maluwag sa narinig. Thanks. Mabuti naman at nagustuhan mo. Actually, kanina ko lang pinag-aralan na lutuin yan. And believe me or not, it takes me 3 hours to achieve the right taste. Kakamot-kamot ko pang turan. Nagulat naman siya sa narinig. Seriously? Tumango naman ako. Thank you very much, Perseus. I appreciate it a lot. Senserong saad niya pa. Ngayon lang ulit ako nakatanggap ng ganitong treatment. Sabi ko nga, diba? Basta ikaw nanginginig pa. Sagot kong ngumiti pa ng matamis. Anyway, let's eat. Baka lumamig ang food. Mabilis naman siyang tumango at saka ipinagpatuloy ang pagkain. Nang matapos kumain ay nanatili kami sa sala at masayang nagkukwentuhan. Ang liwanag lang na nagmumula sa nakasinding kandila ang tanglaw namin sa isa't isa. Pero alam mo, ang laki na ng pinagbago mo ngayon. Saad kong sumisimsim ng wine. Talaga? Paano mo nasabi? Dati kasi hindi kita makausap. Napaka-cold mo. Ganun lang talaga ako kapag hindi ko pa kilala yung tao. But when I learn to trust someone, dun ko palang ipinapakita ang totoong ako. Paliwanag niya habang pumapapak ng chocolate cake. Do you mean that you trusted me? Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko saka sumagot ng oo. Bigla ay binundol ako ng kaba dahil sa sinabi ng dalaga. At aaminin kong inuusig ako ng konsensya dahil alam kong naglilihim ako sa kanya. Pinagkatiwalaan niya ako kahit wala siyang kaalam-alam sa tunay na pagkatao ko. Ngunit buo na ang desisyon ko. Saka ako na lang sasabihin sa kanya pag nasa ayos ng lahat. Handa na rin ako sa posibleng maging consequences ng desisyon kong ito. Isip-isip ko pa. Hey, are you okay? Kunot noong tanong niya. Marahil ay nahalata niyang pananahimik ko. Umayos ka nga, Perseus. Baka mahalata ka. Lihim kong sita sa sarili. Yes, nagulat lang ako. Pagsisinungaling ko. Anyway, thank you for trusting me, Athena. Saad ko pang ngumiti ng masuyo. Pero naputol ang pag-uusap namin na mag-ring ang cellphone ko. Excuse me, Tina, sagutin ko lang. Hinging paumanhin ko. Tumango naman siya bilang sagot. Agad kong tiningnan kung sino ang tumatawag. At kumunot ang noo ko nang makitang si Krishna iyon. Madali ko itong sinagot. Yes, hello? Wala naman. Why? What? Anong nangyari? Are you okay? Sinulyapan ko si Athena. Baka sa mukha niya ang pagtataka. Okay, sige. I'll come. Just wait for me, okay? Bye. Pagkatapos kong ibaba ang cellphone ay binalingan kong dalaga. Ihahatid na kita, Athena. Medyo late na rin eh. Hindi siya sumagot. Sa halip ay sumeryoso ang noo niya. May problema ba? Sino yung tumawag? Shit, sasabihin ko ba? Baka kung ano ang isipin niya. Tanong ko sa sarili. Damn, bahala na nga. Napahawak pa muna ako sa batok sa kangumiti ng alanganin kay Athena. Si Krishna,
napansin kong nagulat siya, ngunit agad ding sumeryoso. Salubong rin ang kilay niya at walang mababasang emosyon sa mga mata. Yung kasama mo sa bar dati? Yes, that's her. Muntik pa akong mautal pagkasabi niyon. Bakit daw? Gabi na. Anong kailangan niya sa'yo? Sunod-sunod na tanong niya habang seryoso pa rin ang anyo. Galit ba siya? Baka naman nagsiselos. Gusto ko sanang magdiwang dahil sa naisip. Ngunit hindi ko magawa. Kinakabahan kasi ako sa pinakikitang reaksyon ng dalaga. Ayaw kong pag-isipan niya ako ng masama. Dahil lamang sa pakikipagkita ko kay Krishna. Emergency daw eh. Pinapupunta ako sa kondo niya. Paliwanag ko. Nakita kong lalong nagsalubong ang kilay ni Athena. Pagkatapos ay tiningnan ako ng nanguusig na tingin. Fuck. Bakit daw dun pa? Malamig na tanong pa niya. Umiling-iling ako. I don't know. Basta ang sabi niya kailangan niya ng tulong. Okay. Tumayo na ito pagkuwan. Ngunit nanatili pa rin walang nagbago sa anyo niya. I guess mauna na ako. Thanks ulit sa surprise, Perseus. Nagustuhan ko ng sobra. Pilit pa siyang ngumiti ngunit naging peke iyon sa paningin ko. Ihahatid na kita, Tina. Presinta ko pa. Subalit umiling lang siya. No need. Kaya ko na. Walang kangiti-ngiting sagot pa niya. At saka nagpatiuna na sa paglabas at tinungo ang motorsiklo. Mabilis naman akong sumunod habang iiling-iling. Shit! Galit nga siya. Are you sure? Late na. Baka kung mapano ka pa. Pagpupumilit ko pa. Hindi ko rin maiwasang makaramdam ng pag-aalala para sa dalaga. Don't worry. Hindi ako maaano. Sagot nito at nagsuot na ng helmet. Tumakbo naman ako sa gate upang lawakan ang bukas niyon. Mabilis niyang pinaandar palabas ang motorsiklo. Ngunit bago siya tuluyang umalis ay tinawag ko siya. Tina! Bagaman naka-helmet ay nabistahan ko pa ang pagtataka sa mukha niya nang lingunin ako. At hindi ako sigurado kung tama ang nababasa kong lungkot sa mga mata niya. Mabilis kong tinawid ang pagitan namin at hinubad ang helmet niya. Saka walang sabi-sabi ko siyang hinalikan ng mariin sa labi. Please, take care, okay? Text me if you got home safe, understand? Masuyo ko pang turan sa kanya. Marahil ay nabigla siya sa ginawa ko, kaya tango na lang ang naisagot niya. Okay, good. Nakangiting saad ko pagkatapos ay ibinalik muli ang suot niyang helmet. Tumingin pa muna siya sa akin bago pinaharurot ang motorsiklo palayo. Athena's POV. Hindi ka maaaring tumiwalag sa organisasyon, Athena. Hindi ba sinabihan na kita? Sa oras na pumasok ka sa grupo na to, hindi ka na pwedeng lumabas. Saad nitong masamang masama ang tingin sa akin habang humihit-hit ng sigarilyo. Nandito ako ngayon sa abandonadong gusali na ginawa naming hideout. Humit-hit muna ako ng sigarilyo hanggang sa halos pati upos ay mahit-hit ko na sa sobrang panggigigil. Tiningnan ko rin siya ng ubod ng sama. At pagkatapos ay hinagis ko ang upos ng sigarilyo. Ayoko na nga, Nick! Ayoko na! Hindi ko na kaya itong mga pinaggagawa niyo. Ngumisi ang hayo pero ang mga titig ay nakakapangilabot. Namumula rin ang mga mata niya. Tanda na katatapos lang nito gumamit ng droga. Gago ka, Athena! Halos lumabas ang litid na sigaw nito. Sino bang nagpumilit na sumali dito? Diba ikaw? Nanatili lang akong sinasalubong ang masamang titig niya ng mga sandaling yon. Nakikita mo ba yung tattoo sa leeg mo, ha? Yan ang simbolo na pagmamayari ka na ng organisasyon, Tina. Nag-igtingan ang pangako sa labis na galit. Ngunit sa kabilang banda, ay nilulukob rin ako ng kabadal sa mga sinabi ni Nick. Tama siya. Noong una pa lang alam ko ng ganito ang mangyayari. Nagpumilit akong pumasok sa organisasyon. Dahil doon ako nakakita ng kakampi, noong una. Subalit habang unting-unting namumulat ang mga mata ko kung gaano karumi ang aming ginagawa, ay ninais kong tumiwalag na. At katulad ng inaasahan ay hindi ito ganun kadali. Alam mo namang sa oras na ikaw ay tumiwalag sa organisasyon. Sabi ni Nick na sinadya pang bitinin ang sasabihin. Tumayo siya at saka lumapit sa kinaroroonan ko.
Nang ilang di pa na lang ang layo niya ay huminto siya at nanlilisik ang mga matang tumingin sa akin. Inilapit pa niya ng hustong pagmumukha sa akin kaya naamoy kong amoy sigarilyo ng hininga niya. Buhay ang kapalit! Sinabi niya yun sa mismong mukha ko at tumawa ng parang isang demonyo. Shit! Bulalas ko nang magising. Marahas akong napabalikwas ng bangon mula sa pagkakatulog. Hinihingal pa ako at naliligo sa pawis ng mga oras na yun. Shit! Ngayon ko lang ulit yun na panaginipan. Minabuti kong bumangon at magtungo sa kusina para uminom ng tubig. Pakiramdam ko kasi ay nanuyo ang lalamunan ko. Tanging ang ilaw lang sa kusina ang tumutunghay sa buong kabahayan ng makababa ako. Agad akong nagtungo sa ref at naglabas ng pitsyal ng malamig na tubig at naupo sa silyang naroon habang nakatulala. Sa loob ng nakalipas na 2 taon, ngayon ko lang ulit na panaginipan yun. Iyon ang pangyayari sa buhay kong matagal ko nang tinatakasan at ibinaon sa limot. Pero habang nasa akin ang simbolo ng organisasyon na yun, hindi pa rin ako malaya. Hawak pa rin nila ako sa leeg, kahit pa 2 taon nang nakalilipas. Walang nakakaalam ng pangyayaring yun sa buhay ko. Wala akong ibang pinagsabihan. Tanging ako at ang organisasyon lang ang nakakaalam niyon. Iyon ang patakaran. Kinabukasan bumangon akong masakit ang ulo. Hindi na kasi ako nakatulog simula nung nanaginip ako. Nakahiga lang ako buong magdamag habang tumatakbo ang isip. Dahilan upang makaramdam ako ng pananakit ng ulo. Lubos pa rin kasing gumugulo sa isip ko kung bakit sa loob ng 2 taon, pagkatapos ng gabing yun at tumiwalag ako sa organisasyon, ay hindi ako ginulo ng mga ito. Muntik ko na nga makalimutan ng tungkol doon dahil sa sunod-sunod na pangyayari ang dumating sa buhay ko. Ngayon ko lang din napagtanto na hindi malayong may kinalaman ang mga organisasyon sa mga kapahamakan na inabot ko at pati na rin ang mga taong laging sumusunod sa akin. Naputol ang pagmumuni ko ng mag-ring ang cellphone ko. Dinampot ko ito sa side table at hindi na nag-abalang silipin kung sino yon. Yes, hello? Walang buhay kong sagot. Good morning. Masayang bati niya sa kabilang linya. Si Perseus. Piping saad ko nang mabosesan siya. Yeah, good morning. Pinilit ko pang pinasigla ang boses. I told you last night. I-text mo ako kapag nakauwi ka na ng bahay. Alam mo bang naghintay ako ng text mo? Nag-alala kasi ako. Mababakas ang tampo sa tinig ng ungas. Anak ng... Oo nga pala. I'm sorry. Inaantok na kasi ako eh. Nawala sa isip ko. Pagsisinungaling ko. Ang totoo ay nawala iyon sa isip ko dahil sa labis na inis sa biglang pag-alis ni Perseus kagabi. Inis nga ba o nagsiselos ka? Tudyo ng munting tinig sa isipan ko. May pagpunta pa kasi ng kondo ng babaeng yun. Bakit dun pa? Psst, ano kayang ginawa nila? Napailing na lang ako sa mga naisip. Pakiramdam ko ay lalo yatang sumakit ang ulo ko dahil sa mga yun. Okay, apology accepted. Sagot niya, nakahinga naman ako ng maluwang. Anyway, are you free today? Kapag kuwan ay tanong nito sa akin. Yeah, why? Kunwaring tanong ko naman. Yayayain sana kitang mamasyal. Mamasyal? Ano naman bang trip niya? Sure, saan ba tayo mamamasyal? Sa parents ko. What? Sa parents? Bakit dun? Bigla ay nakaramdam ako ng kaba dahil sa narinig. Gusto ko sanang tumutol, pero nahihiya ako sa kanya. Sure, sa halip ay sagot ko na lang. Good, I pick you up at 10 a.m., okay? Okay. Okay, bye. Pagkatapos ng usapang iyon ay ipinasya ko ng bumangon at mag-ayos. At makalipas ang 1 oras, narinig kong kumatok si Papa sa pinto at sinabing nasa sala si Perseus at naghihintay. Mabilis naman akong kumilos at kinuha ang pouch na nakapatong sa kama at saka lumabas na ng silid. Pagkababa ko ay nakita kong abalang nag-uusap ang 2. At nang mapansin niyang papalapit ako ay mabilis siyang tumayo at buong paghanga akong pinagmasdan. You look beautiful.
Nakangiting papuri niya na habang tila di makapaniwalang nakatunghay sa kabuuan ko. Pakiramdam ko naman ay uminit ang pisngi ko sa papuri niyang yon. Nakasuot kasi ako ng floral mini dress na kulay beige. Spaghetti strap din yon kung kaya't litaw ang kaputian ko. Tinernohan ko rin yon ng kulay black na plaid sandals. Ngayon lang ulit ako nagsuot ng ganon. Halos sumakit pa nga ang ulo ko sa kapipili kung anong isusuot. Ayaw ko kasing isuot ang usual get-up ko. Sa palagay ko kasi hindi naaayon ng ganoong ayos sa pupuntahan. Thanks. Nahihiyang saad ko. Let's go? Hindi ko na tinapunan pa ng tingin si Papa at nauna na akong lumabas. We're going, Mr. Cabrera. Thank you for the coffee. Narinig ko pang paalam ni Perseus rito. Okay, just take care of my daughter, iho. Don't worry, Mr. Cabrera, I will. Binalingan niya ako pagkatapos. Let's go, mademoiselle. Ngumiti pa siya ng matamis at inalalayan ako sa bewang palabas ng gate. Nagulat pa ako nang paglabas ay may taxi nang naghihintay. Geren, masuyong utos niya pa at saka pinagbuksan ako ng pinto. Mabilis naman akong tumalilis at naupo sa passenger side. Matapos na yun ay agad rin naman siyang tumabi sa akin. Let's go, Manong. Nakangiting saad niya sa driver. Yes, sir. Magalang naman na sagot nito. San bang punta natin, Perseus? Simpleng tanong ko rito. Prente naman itong nakaupo, habang naka-cross leg pa na pambabae. Gwapong-gwapo rin ito sa suot na black polo shirt, na tenernohan ng brown cargo pants. Ang pang-ibaba naman niya ay white rubber shoes. Umaalingasaw rin ang pabango niyang lalaking-lalaki ang amoy. Sa Quezon City. Casual na sagot niyang nakangiti. Tumangu-tangu ako. Doon ba nakatira ang parents mo? Yeah, we live there. Nagsarili lang ako nang magkaroon ng stable job. Ano bang trabaho niya? Nakakahiyamang aminin ang hindi ko man lang naisip ang bagay na yun simula nang makilala ko siya. Wala naman sigurong masama kung itatanong ko. Kumbinsi ko sa sarili. Ano bang trabaho mo? Kunwaring tanong ko. Tumingin naman siya sa akin na tila nag-iisip. Agent. Simpleng sagot niya. Agent? Anong klaseng agent? Agent? Pag-uulit ko. Natawa naman siya. I mean, sales agent. I'm the most promising sales agent. Ngumiti pa muna siya sa akin. We sell luxury cars all over the Philippines. Casual pang dagdag niya. Ni hindi man lang siya kakikitaan ng yabang habang sinasabi yon. Wow, bigla tuloy akong nahiya sa sarili. Samantalang ako, hindi nakatapos ng pag-aaral and worst, jobless. Nakaramdam ako ng panliliit sa sarili dahil doon. That's nice. Yun na lamang ang nasabi ko at ngumiti pa ng pilit. I think I need to find a job. Usal ko sa sarili at ibinaling ang tingin sa labas ng bintana. Almost 1 hour din kaming bumiyahe bago marating ang family house ni Perseus, na nasa loob ng subdivision. Pagkababa pa lang sa taxi ay namanghana ako nang makita ang bahay nila. Isa itong one-story house na American style. Nababalutan din ng Bermuda grass at ng mga halaman ang paligid niyon. Mababa lamang ang gate nito. At bakod na sa palagay ko ay gawa sa mamahaling kahoy. Nagtuloy-tuloy kami pumasok sa loob. At lalo akong humanga sa estilo niyon. Mula sa sahig na marmol hanggang sa sopa. Cabinet, mesa, at mga kagamitang muebles na naroon ay pawang moderno. Unang tingin pa lang ay masasabi ng may sinasabi sa buhay ang mga nakatira doon. Just wait here, I'll call them. Kumindat pa siya pagkatapos. Okay. Nang tumalikod na si Perseus ay noon ko lang naramdaman ng kaba. Namamawis din ang mga palad ko dahil sa tensyon. Shit. Haharap lang naman ako sa parents niya. Hindi naman ako ibibitay pero bakit sobrang kaba ko? Pilit kong kinakalma ang sarili ng mga sandaling yun. Pero ang letsing kaba ko ay naroon pa rin. Maging ang pagpapawis ng palad ko ay tila lalong lumala. Siya na ba yan, iho? Agad akong napabalikwas ng tayo nang marinig ang boses na yun. At lalong sumasalantibok ng puso ko nang makita kong palapit na sagawi ko si Perseus
at ang dalawang matanda na sa aking palagay ay mga magulang niya. Nilapitan ako ni Fertius, pagkatapos ay masuyong ngumiti. Marahil ay nararamdaman niya ang tensyon na lumulukob sa akin ng mga oras na yon. Ma'am, Dad, this is Athena. Nakangiting pakilala niya sa mga magulang. Good afternoon, Ma'am, Sir. Pleased to meet you po. Kabadong pakilala ko sa dalawang matanda. Ngumiti naman ang ginang sa akin. Sa kabila rin ang edad nito ay naroon pa rin ang kagandahan. Nice to meet you, Iha. How are you? Malumanay ang boses ng ginang. Kung kaya't ang tensyon na nararamdaman ko ay bahagyang nabawasan. Nice to meet you, Iha. Ngumiti rin ang matandang lalaki. At katulad ng may bahay nito, naroon pa rin ang kakisigan kahit may edad na. And please, call us Tito Ramon and Tita Margaret. Masyado kasing nakakatanda ang Sir at Ma'am Iha. As you can see, we're young. Tumawa pa ito pagkasabi noon. Nahihiya naman akong tumango na lang sa mga ito. Okay po, Tito Ramon. Nakita ko naman sa gilid ng mga mata ko ng ngiting-ngiti si Fertius habang pinanonood kami. Gago to. Tuwang-tuwa pa. Siguro ay gutom ka na, Iha. Anang Tita Margaret. Lumapit pa siya sa akin at inakay ako sa braso. Halika na at nagluto ako ng chicken pastel. Paborito yun ni Fertius. Nakangiti pa akong binalingan ng ginang. Saka hinila papasok sa komedor. Samantalang si Fertius naman at ang daddy niya ay naiwan sa sala. Nang makarating kami sa kusina ay namangha ako. Nang makita ang iba't ibang pagkaing nakalatag sa pabilog na babasaging mesa. At lahat ay pawang mukhang masasarap. Bigla tuloy akong nakaramdam ng gutom ng maamoy ang mga yun. Sit down, Iha. Huwag kang mahihiya. Feel at home. Thank you po, Tita Margaret. Nahihiya namang turan ko. At pagkatapos ay naupo ako sa silyang naroon. Napanatag na rin ang nagwawalang sistema ko kanina. Ngunit ang hiya ay naroon pa rin. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo, Iha. Maang naman akong nakatingin sa ginang. Dahil sa sinabi niya. Dahil mula nang mamatay si Kylie ay ngayon lamang ulit may ipinakilala si Fertius sa amin ng daddy niya. Baka sa mukha nito ang labis na kasiyahan habang sinasabi yon. Hindi ko naman malaman ang sasabihin. Aaminin kong nagulat akong malaman yon. Pero may selos pa rin akong nararamdaman para sa dating asawa ni Fertius. Ibig sabihin lang kasi noon, sobra niyang minahal ang namayapang asawa. Eh ako, ano ba ako sa'yo, Fertius? Ngumiti na lamang ako kay Tita Margaret bilang sagot. Maya-maya ay tinawag na ng ginang si Fertius at ang daddy nito. Fertius, iho, halika na kayo ng daddy mo. Kumain na kayo't baka nagugutom na si Athena. Mabilis naman na dumulog ang mga ito sa hapagkainan. Si Fertius ay sa tabi ko na upo at walang hiya-hiya niya akong pinagsilbihan sa harap ng mga magulang na noon ay kakikitaan ng pagkaaliw sa mga mata. Nang matapos ang pananghalian ay dinala ko ni Fertius sa likod bahay. Katulad ng harapan ay nababalutan na rin iyon ng Bermuda grass at iba't ibang bulaklak na kay sarap sa mata. Sa gawing kanan naman ay may swimming pool. Naupo kami ni Fertius sa kahoy na upuan kung saan katapat ng pool. Kaakit-akit rin sa paningin ng iba't ibang uri ng halaman na nakatanim sa mini garden kung saan kami nakapwesto. May bubong na pawid din ang kinauupuan namin. Kung kaya't hindi kami naiinitan, tahimik lang kaming nakaupo roon nang basagin ni Fertius ang katahimikan. I've never been this happy in the past 5 years. Panimula niyang ngumiti pa muna sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig yon. Ano bang sinasabi niya? Hinarap ako ni Fertius at nagulat pa ako ng pagdaupin niya ang mga palad namin. Nababasa ko rin ang kasiyahan sa mga mata niya ng mga sandaling ito. Hindi ko napigilan ang mailing at mailang sa paraan niya kung paano ako tingnan. Na para bang sinasaulo niyang bawat parte ng mukha ko. Shit, napamura ako sa isip. Dahil sa halo-halong emosyon na naipaparamdam ni Fertius sa akin. Dahil sa weirdong ikinikilos niya. Ramdam kong pinagsama-samang kaba. Hiya, matinding pagkailang habang pinagmamasdan ang gwapong mukha niya. Heist. Ano bang meron sa'yo at nagagawa mo tong iparamdam sa akin? Tina, maya-maya'y wika niya.
habang nakangiting nakatunghay sa akin. Yes? Nautal pa ako nang sabihin nito dahil sa matinding kaba. I like you.